Ito, magpapalit tayo ng perul ng mano-mano, yung hindi na kailangan ng machine. Ito yung isang sample ng perul o singsing. Singsing ng tako. Ivory. So, ito yung ikakabit natin sa shop. Yung iba kasi gusto mahaba. Gusto maiksi perul yung kinakabit. So, kung gusto naman maiksi, nilalagay rin bakalan to dito banda. Yan sa may butas. Dito. Kung ano gusto nyong haba, nilalagay rin bakal. Pangate. Yan. Tiyakin nyo lang na pantay yung paglagari nyo. Pero ito, hindi na natin lalagariin to. Ito na yung ikakabit natin. So ito, nakikita nyo yung sample natin. Kailangan na palitan itong lasingsing. Perul. Yan, basag-basag na siya. So ito, tatanggalin muna natin to. So ang pagtanggal ito ng singsing, ginagamitan to ng cutter. O kaya yung kutsilyong maliit. Kahit anong pang ano. Pang iwari to. Tinatapos lang to pa konti-konti. Na ganyan-ganyan. So, ganyan ang ginagawa ng iba. Kami naman, ang ginagawa namin, pinapalambot muna namin itong singsing kasi masyadong matagal kapag kinater lang to. So, nagamitan namin ng lighter to para lumambot. Haapuyan namin to. Parang ganito. Yan, hanggang sa lumambot tong perul. Mas madali na siya i-cutter. So ito, bukan natin tanggalin. Yan, malambot na siya. So ganito yon, ganito ang itsura niyan pag tinanggal mo yung lumang singsing. Yan. So itong ikakabit nating perul. Ngayon, siyempre itong perul may butas to. Ang iba, hindi talaga sasakto sa butas tong kahoy. So ang ginagawa rito, pinabawasan tong kahoy para sumakto rito. Yan, yan. So, ang ginagamit dito pang bawas, pwedeng liya. Liliyahin to. So, para pantay yung sukat ng bilog niya, yung nipis nitong kahoy, yung pagpapasukan dito, pwedeng gumamit ng caliper. Ganito. Ito ang gagamitin. Susukatin tong bilog, tsaka tong taba. Pati tong haba. So, dapat itong sukat ng loob ng perul, dapat sakto talaga dito sa haba na to. So, gagamit tayo ng caliper para sukatin natin yung loob. So, ganito yung paggamit niyan. Yan, so suksok mo rito sa loob. Yan, ganyan. So, ganito ang lalim niya. So, kung wala naman kayong ganitong tools yung caliper, pwede naman, kuha na lang kayo ng tingting. Yan, tong tingting. Sundot nyo rito sa loob. Yan. Tandaan nyo na lang kung hanggang saan yung lalim. Yan, ibig sabihin ganito yung lalim niya. Ganun pa rin, sukatin nyo pa rin yung dito. Yan, yan, may agwat. Kung walang caliper, ganun ang gagawin din. So, ang ginagamit namin pambawas dito, liya. Nililiya rito. Pero mas maganda para pantay, kuha kayo ng maliit na kahoy, ilagay nyo rito yung liya. Yan, pabilog nyo para pantay. Mas madali yung pagliya. Yan, ganito-ganito nyo lang. Dapat flat. So ito, syempre mataba tong kahoy. Hindi magpipit dito sa butas, hindi magkakasya, hindi papasok.
Ngayon, gagamitin natin tong caliper para sukatin tong taba ng kahoy at yung butas. So, ito na lang sample. Yan, ganito. Yan. Ibig sabihin, ganito ang taba na dapat na maging kahoy. Yung sukat ng kahoy dapat maging ganyan. So, yan. Makikita mo naman, hindi siya kasya. Mas mataba tong kahoy. Babawasan na ngayon natin to. So, syempre, kung wala ka naman kayong ganitong caliper, pwede rin tansya-tansyain mo na lang. Niliyain. Habang niliya mo, tinatansya mo kung papasok ba to. Tsaka dapat huwag sobra yung pagliya, baka lumuwag. Dapat medyo fit talaga siya sa singsing. So, ngayon tong liya, gagamitin ulit natin to rito, pambawas, ganito. Ganito lang. Liliyain pa ganyan. Iniikot mo yung shaft habang nililiya. Ayan lang, konti-konti lang. Tapos habang nililiya mo, baka sumobra ka ng liya, susukat-sukatin mo kung pasok ba. Hanggang di pa pasok, liya-liyain mo muna. Hanggang sa pumasok yung singsing. So ito, tapos na natin liyain. O, ganito na. Sukatin natin tong perod. Yan, nagsasok na siya sa butas. Ngayon mararamdaman nyo naman kung masikip o maluwag. So dapat may konting sikip yung perol para kumapit lalo sa kahoy. Kumapit yung dikit nya. Ang ganyan. Nakikita nyo meron pang space. Meron pa siyang space. So dahil dyan dito sa taas, pabawasan pa natin itong taas na to. Giliyahin na lang natin to. Pag ganito ang liya. Ganyan. Okay. So ayan, ito. Tapos na natin lihain to. Chok na to dito sa singsing. Yan, ganyan siya. Chok na siya. Ngayon, ididikit na natin to. Ipipix na natin to rito. So sa pandikit, sa ginagamit namin pandikit dito, 88 glue pa din. So nasa inyo kung anong gagamitin yung pandikit, basta madikit. So ito yung ginagamit namin. Lalagyan namin ito rito, papatakan namin konting-konti lang kasi mas mabilis dumikit ito eh. Papatakan namin tapos sabay papasok agad namin kasi mabilis tumigas itong glue. So ayan, nakabit na natin yung perol. Ayan, ganyan dapat. Naka-flat yung pagkabit. Wala siyang space, walang uwang. Ayan, ganyan. So ito, kung mapapansin nyo, yung perol, meron siyang lampas siya sa kahoy. Kasi yung perol na kinabit natin, 14mm to. Ngayon itong shaft, 13mm. Kaya ang gagawin natin, paninipisan natin itong perol. So gagamit pa rin tayo ng liya. Liya ang magaspang. Liliyain ulit natin to. So kung bago naman yung shop, yung bagong tako, papalitan nyo ng perol, bago nyo liyain, lagyan nyo ng scotch tape o kaya kahit anong pang cover dito sa shop para pag niliya, hindi magasgasan yung shop. So ito naman, gamit na tong tako na to kaya hindi ko nalalagyan ng tape. Yan, hindi ko nalalagyan ng tape to kasi hindi naman bago tong tako. So, ito na. So, ganito ang pagliya. Dito lang, gaganyan nyo lang. Tapos, titingnan nyo kung magpapantay na siya rito si shop. Mararamdaman nyo na makapakapay nyo na lang kung pantay na. O, ganyan lang. Yan, ganyan lang. So, kung meron naman kayong ganitong tools, ito pang liya to sa shop. Makakurba na to para sa shop.
Yan, ganyan. Nakakurba na yan. Yan, ginaganyan lang yan. Paikot. Nililiya. Yan lang. Hanggang lumipis yung perol. So, ito. May nakasusok ditong liya. Pinapalitan lang to. Yan, ganyan. Tapos, lalagyan nyo ng ganito. Ipit. Ipit yan dyan. Para ipitan sa daliri. Yan, ganyan. So, kung wala naman kayong ganito, pwede naman yung kanina, yung ginawa kanina, yung mano-mano lang. Wala kayong ganito. Tapos, ito, liya yung pampakinis naman to, pampinishing. Susuksok nyo rito. Yan. Yan, susuksok nyo dyan. Tapos, talagyan nyo ng ipit dyan dyan. Para maging hawakan. Yan, ganyan. Yan, ganyan. Ilihain. Ganyan, paikot. Yan, taga-taga lang talagang matagal lang talaga magliya ng ganito. Pag walang machine. Pag mano-mano, matagal talaga magliya. Yan, hanggang sa makuha nyo yung tamang kurba ng perol. So, ayan, tapos na. Yan, ganyan na, nakakabit na yung perol yan. Pantay na siya sa kaoy. Ayan, ganyan. So, syempre, yung ibang installer, may iba't ibang paraan kung paano ikabit yung perol. Pero kung gusto nyo gayahin yung paraan namin, ayan, sundan nyo lang yung procedure namin. Okay.